Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-16 sa buwan ng Hunyo, taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, paglipat sa kabilang bakod ng ilang Liberal Party mates, refleksyon ng kanilang pagkatao ayon kay Mar Rojas. Isang bahay sa Barangay Lalod na tupok sa sunog. At lalaki patay sa aksidente sa Barangay Bayanan 2, Calapan City. At sa detalye ng ating mga balita, muling ipinaalala ng Department of Trade and Industry ang karapatan ng mga consumers sa pamimili, lalo na ngayong may mga humahabol pa rin sa pagbili ng school supplies kahit ilang araw nang nakapagbukas ang klase, particular na ang pagbabawal sa no return, no exchange policy. Ayon kay DTI Mimaropa Regional Director Joel Valera, mahigpit pa rin ipinatutupad sa mga tindahan na maaaring magsauli ng produkto ang isang customer. Kailangan lamang na may dala itong resibo bilang katunayan kung saan ito nabili ang produkto. Aniya pa, bawal ding magsukli ng candy. Dapat na sakto ang sukling ibibigay sa mga mamimili. Paalala ni RD Valera, pinapayagan ang replace, repair at refund. At sakali aniyang hindi pumayag ang tindahan, ay maaari itong isumbong sa pinakamalapit na tanggapan ng DTI upang mabigyan ng karampatang aksyon. Samantala, ikatlong araw mula nang magbukas ang klase, sumailalim sa orientasyon ang mahigit 900 mag-aaral ng grade 11 or senior high school sa Oriental Mindoro National High School, ika-15 ng buwang kasalukuyan na ginanap sa Governor Alfonso Umali Sr. Memorial Gymnasium. Pinangunahan ang orientasyon ng pamunuan ng nasabing paaralan sa pangunguna ni Principal 4 Dr. Nimrod Bantige, katuwang ang mga kawani at guro na hahawak sa senior high school. 959 ang kabuuang bilang ng mga batang nagpatala para sa grade 11 sa naturang eskwelahan. 343 dito ang kumuha ng GAS or General Academic Strand. 138 naman ang ABM or Accountancy and Business Management, habang 93 sa Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM. 304 naman ang pumasok sa Technical, Vocational and Livelihood Track or TVL, kung saan nag-o-offer ang OMNHS ng Home Economics at ICT, samantalang may 40 estudyante na pinili ang sports at 41 naman sa arts and design. Matapos ang mga mag-aaral, ang mga magulang naman ng mga nasabing mag-aaral ang sumailalim sa orientasyon kinabukasan, ika-16 ng buwang kasalukuyan. Ipinaliwanag sa kanila ang magiging daloy ng pagpasok ng mga bata sa senior high school, gayon din ang available tracks and strands sa paaralan. Ayon kay Dr. Bantige, layunin ng orientation ay paliwanag sa mga mag-aaral at kanilang mga magulang ang kahalagahan ng karagdagang 2 taon sa sekundarya, ang magiging daloy ng pagpasok sa senior high school at ang strand at tracks na ino-offer ng eskwelahan. Samantala, nasa 22 ang guro nila sa senior high, ang ilan ay bago at mula sa ibang eskwelahan or institusyon. Sa pamamagitan naman ni Assistant Principal for Senior High School Dr. Aling Mendoza, ipinakilala sa mga mag-aaral at mga magulang ang mga gurong magtuturo sa senior high. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, wala silang problema sa mga guro dahil sapat ang bilang ng mga ito. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. Up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Unlimited data usage.
Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Pasado alas 2 ng hapon, 15 ng buwan ng Hunyo, isang sunog ang sumiklab sa May Ubas Street, Barangay Lalud, lungsod ng Calapan. Natupok ang isang residential house dito na pag-aari ni Primitivo de Luna. Base sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, Calapan City Station, nagsimula ang apoy sa second floor na nasabing bahay na inuupahan ng isang pamilya. Tinatayang umaabot sa 40,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog at kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ang dahilan ng naturang insidente. Samantala, alas 2:50 ng hapon, dineklara ang fire out. Bukod sa BFP Calapan, agad ring rumisponde sa pangyayari ang Public Safety Department at Tamarong Fire Volunteer. Agad na naagapan ang sunog at wala ring naiulat na nasaktan sa insidente. Sa ating pong police report. Patay ang isang 22-anyos na lalaki at dalawang iba pang mga sugatan matapos na masangkot sa aksidente ang sinasakyan nilang motorsiklo sa bahagi ng Barangay Bayanan 2, lungsod ng Calapan, bandang alas 3 ng madaling araw, 15 ng buwang kasalukuyan. Kinilalang nasawi na si Jules Lucena at siyang driver ng motorsiklo, habang sugatan naman ang mga angkas nito ng sina Kenneth Irnon, 24-anyos, at RJ Alminiana, 22-anyos, pawang mga residente ng Barangay Makatok, Victoria. Sa inisyal na investigasyon ng Calapan City Police Station, parehong binabagtas ng motorsiklo at ng isang distributor truck na minamaneho ni Rocky Glenn Valenzuela, 46-anyos, at residente ng Barangay Mangangan, Bako, ang kahabaan ng Strong Republic Nautical Highway sa bahagi ng Barangay Bayanan 2 mula sa direksyon ng Kalunsuran. Nang marating ang lugar ng aksidente, kumanan ang truck at papasok sana sa kanilang warehouse ng aksidenteng bumangga dito ang motor na tumama sa rear left bumper ng truck. Sugatan ang tatlong sakay ng motorsiklo na kagad isinugod sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ang driver nito. Dinala sa istasyon ng pulisya si Valenzuela habang nagpapagaling naman sa paggamutan ang mga angkas ng motorsiklo. Antabayan ang iyo pang mga balita sa amin pong pagbabalik. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita,
Maaring merong silang dahilan pero sa akin isa itong refleksyon ng kanilang pagkatao. Ito ang komento ni Liberal Party flag bearer Mar Rojas sa usapin ng paglipat ng ilang kasamahan niya sa liberal sa ibang partido. Ayon kay Rojas, ang isang partido ay nabuo sa pinaniniwalaang prinsipyo ng paglilingkod sa taong bayan. Kaya naman para sa kanya, ang pagtayo sa partido ay pagtayo sa prinsipyong pinaniniwalaan at pinaglalaban. Sa pinakitang pagtawid sa kabilang bakod ng ilang party mates niya ay kanyang nauunawaan. I think that's more a reflection on them than on the party or than on myself. It's not for me to say. Siguro may mga lehitimo silang dahilan para sa kay Good Boy naman. Naniniwala ako no, na yung kanyang paninindigan sa partido, it's not just the party eh. Because the party is a creation no, it's a set of ideals. So talaga yung kanyang paninindigan sa partido ay paninindigan sa prinsipyo na nare-represent ng partido, no? Malinis, tapat na pamamahala. Hindi makakamit ang tunay na kaunlaran ng isang bayan sa maikling panahon lamang. Dapat ayon kay Mar Rojas ay step by step or hinay-hinay lamang dahil walang kasiguraduhan ng isang shortcut na pamamaraan. Posible ani ito rin ang naging dahilan kung bakit itinuturing na isang umuunlad na bansa ang Pilipinas ay hindi ito di umano nararamdaman ng mga Pilipino. Nakakalungkot man ani ang tanggapin, subalit hindi ani na-appreciate ng maraming Pinoy ang kagandahan ng mga programa at proyektong ibinigay ng Daang Matuwid. Marami, no? At malaki ang impact ng Daang Matuwid, pero tulad ng sa buhay ng isang tao, hindi mo lang na-appreciate yung nawala sa iyo hanggang nakumpara mo na sa, oh, dati ganito. Point dati of comparison na po. So, tingnan na lang natin. No? There are many ways of saying it, but sa pamamaraan ng statistika, sa pamamaraan ng kwento, sa pamamaraan ng pagtingin ng iba, there are many ways. Dati, sick man of Asia tayo, di ba? Brightest star. Ngayon, Asia's bright star, di ba? Dati, kung mahirap na mahirap ka, talagang isang, hindi mo alam kung saan magmumula ang iyong kaginawahan, no? Ngayon, 4.5 milyong pamilya regular ay merong 4Ps, no? Kahit maliit na halaga 'yan, no? Pero alam nila buwan-buwan may dadating or every 2 months may dadating, no? So that gives you hope. Eh. Maitawid ko lang itong araw na ito kasi in 1 week dadating na yung 4Ps na give out, di ba? So 'yan ang mga pagbabago ngayon, pag pinalitan 'yan, pag binago 'yan. Yan, mararanasan, mararamdaman yung, uy, dati ganito, ngayon ganito na, no? Dati, yung mga anak natin nag-aaral sa ilalim ng punong mangga. We built 180,000 classrooms. That's 180, I mean, kung isipin mo, 180,000. 40, sabihin mo na lang, 40 children per room. That's nearly 800,000 children na ngayon nag-election sila sa loob ng classroom na may toilet kumpara dati na nasa gym sila, nasa outdoor sila, nasa punong kahoy sila, o kaya nagsishifting. Doon sila sa gabi, doon sila sa umaga. Ngayon, buong araw, ganun karami ang may classroom ngayon. Ngayon, para sa bata na yon, hindi naman niya alam yung dating walang classroom. Eh. Alam na niya, pagpasok niya ngayon, May classroom na siya. May upo, at saka may upuan yan. May lamesa, may libro, may chalk, may blackboard, gano'n. No? So that's the process of progress. That's nation building. Dahil sa marami siyang oras at panahon, umikot ito sa ilang bayan sa lalawigan upang personal na magpasalamat. Hindi rin ito pinalampas ang mamasyal sa Nauhan Lake kung saan siya nananghalian kasalong ilang mangingisda at residente dito. Mula sa Oriental Mindoro, sunod na tinungo ni Rojas ang Kalibo Aklan bilang bahagi pa rin ng kanyang thank you tour. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik.
Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Muling nagtipon ang mga miyembro ng Oriental Mindoro ICT or Information and Communications Technology Council. Ang ICT Council ay binuo ng mga grupo mula sa pribado at pampublikong sektor ng lipunan na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng teknolohiya. Ito ang magiging daan sa pagpapalawig ng kaalaman at kakayanan ng mga mamamayan upang mas maiangat ang ekonomiya at maitaas ang antas ng kanilang kabuhayan. Sa ginanap na pagpupulong ng konseho, pinagkaisahan ng lahat ng dumalo na mas paigtingin pa ang pagtutuwang ng pribado at pampublikong sektor na saklaw ng ICT, kabilang na dito ang pagtataguyod ng marketing and promotion strategy sa pamamagitan ng web hosting para sa ICT Council website. Gayun din ang paglalatag ng mga paghahanda kaugnay sa mga project proposal ng ICT Council para sa development program pagdating sa disaster risk management, agriculture, education, tourism, investment at iba pa. Nagkaroon rin ng pagkakataon ng grupo na amendahan ng EO 66 na pinalabas kamakailan lamang ng gobyerno upang higit na mapalawak ang kasapian ng konseho. Magiging bahagi na rin ng Oriental Mindoro ICT Council ang iba pang government partner agencies tulad ng NEDA, DepEd at PDRRMO. Sa huli, bilang paghahanda sa ICT Month Celebration, nakalinya na mga aktibidad na aabangan tulad ng jobs fair for call center and BPO agents, training for qualified talents, contests for naming the ICT Council, logo making and tagline at workshops for parents, students, education on BS or BPS opportunities or careers. Samantala, maaari nyo pa rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Maximo Ciclosa Jr. na nag-iwan sa inyo na isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.